Okay, good afternoon everyone. Hello, welcome sa orientation on the SBFP data collection and monitoring system. Okay, to start, let us have our prayer through a multimedia presentation. Okay, welcome sa to ang orientation on SBFP data collection. Let me acknowledge first our SGOD chief, Sir Orlando F. Gamil. Sir, mayong hapon. Yes, mayong hapon po ninyo. Okay. Welcome sa ato ang mga district supervisors and district in charge nga in attendance today, sa atong mga district ICT coordinators, kaninyong tanan, mayong hapon. Okay, so let me just kung namoy mga questions, you can raise your hand by clicking the raise hand. Okay, para dili ta magsapaw-sapaw. If your turn to talk, you can on your mic, but pag delete na gani kami storya, please turn off the mic para magkasinabot ta, no? So delete magsapaw-sapaw ang tingog. Okay? So to start, let us welcome our SGOD chief for the welcome message and the inspiring message. Our SGOD chief, Dr. Orlando F. Gamil. Sir, mayong hapon. Okay, salamat kayo ninyo. Thank you very much to all of you, our participants for this orientation. My warm greetings this afternoon to all the participants, our district in charge, district supervisors, our district IC coordinators, and of course, our school-based feeding program coordinator of this division, our division, and my greetings also to our assistant schools division superintendent who is taking care of us while we are waiting for the new superintendent to come and to lead us in our division. Once again, to all of you, good afternoon. Thank you much also ninyo for helping us and having this link and even this system of the data gathering for the implementation of our school feeding program. So this afternoon, Ninyo will be giving an orientation to all of you because as experience in the implementation of our school feeding program, we encounter a lot of problems, especially on data gathering. So this time, with the help of Ninyo, we can be able to make our data gathering a very nice gathering and easy for us
to have the data because of the system created by ninyo. So to all of you, I am happy indeed with your participation. And I would like also to give information about the preparation of the WEP. We have a lot now received, and I am still continuing signing your documents. But sad to say, there are documents that is already, the name is already appearing for the approval is the name of our Superintendent Ma'am Albiz. But I would like to inform you, since Ma'am Albiz is not yet assuming the office of the SDS, so only the name of Ma'am Jima will be appearing in your form, no? Dili kay inyo na imutang si Ma'am Albiz, niya di man pa siya ka-sign, kaba pa man siya. So we will wait for that, no? Siguro kanang nagkuanagyod mo, kanang nag-inahari o na-amiss na mo kayo kay Ma'am nga maoy atong Superintendent to come, that is why ang inyong gibutang si Ma'am Minmin Albiz na. But as of this time, as I said, si Ma'am Jima pa ang magpirma na as the caretaker of our division. So, as I said a while ago, you will be oriented by our ICT in charge in the division, Sir Ninyo, to how this system will run and how you have to participate this and how you have to send your data so that easily for us to have your data and we can also immediately the analysis of the data. So without much ado, I should say thank you very much once again. Good afternoon and welcome to this orientation on the SBEP collection of data system in our implementation. Ninyo and God bless everyone. Thank you, Sir Chief Damil. Our SGOD Chief for the School Governance and Operations Division. Okay, so once again, welcome to the orientation. I hope you have your Excel files on your SBFP Form 1. Welcome po di ay sa ato ang mga feeding coordinators. I hope nga dala ninyo ang data for your schools. Okay? The last time I checked sa taga medical section, ang mga SBFP Form 1, na yung mga schools nga nag-submit nga wala na tulong sa column. For example, ang dapat answeran niya is yes or no, but ang gibutang dito, pangalan. So, ang data nga na-collect is medyo lisod i-consolidate. And the other thing is, bisag asa lang nag-submit ang ato ang mga files na ay nag-submit sa Messenger, na ay nag-submit sa Gmail. And it's very hard to consolidate because dili isa ka container ang gisendan sa mga files na ay nag-submit dito sa ato ang in charge na po yung nag-submit dari sa lahi nga email address na po yung nag-submit dari sa lahi nga Messenger. I hope kani nga mga problems ato ang ma-solve through
the implementation of this system. Okay? Medyo na excuse me. Medyo ma nadugay siya because gi priority na mo ang kuan kining PBB. Okay? So natay orientation webinar sa PBB since Friday up to tomorrow. So gisingit na to na siya so that mahatag na ninyo ang data for the SBFP. We really need the data for the SBFP so that ma-implement na siya ang ato ang school-based feeding. Okay? So, let me share my screen so that masundan ninyo ang ako ang presentation. Okay? So, familiar man ang District ICT Coordinators ani sa mga systems nga ato ang gibuhat, we usually put their username and password for the school-based feeding program. Before makasubmit ang schools, they will need to log in through the system. Ang iyahang username is ang iyahang school ID. Ang iyahang default nga password is 123456. Okay? So, pag mag-login ang schools, adeser pa siya maka-submit sa iyahang files. Okay. Let me check. Ito ang account. Okay. For example, I will log in as naabadari ang Alegria ES. Ah, wala no kay district mo din eh. Sige, manghulam ko ha. Manahit ko sa district PSDS or PSDI. Okay, sir. Ako sa inyo. Ako sang gamiton ang Alegria ES. Okay, sir. Okay. So, okay, to log in the system, ang atong i-butang diri is ang ato ang school ID. So, na-adunay school ID. Ang ato ang temporary password is 123456. Okay. So, once makalagin na siya, i-require siya sa system na mag-update siya sa iyahang password. Meaning to say, siya na ang makabalo sa iyahang password. Okay? So, let me just put it 123456789 so that easy lang sa ako para paan. Tawag yan eh. So, from here, click lang niya ang update. And then, mudiretso siya dito sa Form 1 Beneficiaries. Ang atong form natay para sa nutritious food o natay para sa milk component. As you can see, ang katong ato ang form sa Excel file sa SBFP, medyo lisod kaayo siya i-handle because nagsagol ang mga sheets. And then, sa data collection, the rule of the thumb is dapat kung unsa siya nga data imong gipangayo, delete nimo sagulan o lain nga data so that pag consolidate nimo mas much easier lang siya. Okay? So, to start, ang district offices through the district supervisor and the district ICT coordinators, we will be giving a different accounts for them kay naman sila dito'y account for users. Okay? So, before we proceed to the submission of the list, the master list, let me just present the users first. So, this is the users module wherein ang district
supervisor or ang district ICT coordinator, ma-search nila ang mga schools nila dre under sa ilahang district. This account, ma-search na ko tanan because I'm using the division account. For the district, kung unsa lang ilahang schools dere, mora po ilahang makitaan. Okay, for example, San Francisco 5. San Francisco 5, maning Alegria na. So, makita ni district supervisor o ni district ICT coordinators, kato lang mga schools nga recipient sa feeding program ang mapir sa ilahang dashboard. Okay? So, ato namang na-load, na-preload na nato ang data. So, igot na lang nila i-manage ang users. If, for example, nakalimot si Alegria, ES sa iyang password, ang himuo ni district supervisor or ni district ICT coordinator, pwede siya maka-reset sa account. So, pag mag-reset siya, i-click lang niya ang reset. And then, click niya ang OK. Mubalik ang account sa iyahang default nga password nga 123456. Okay? Sa pagbalik niya, for example, we will log out this one. Mubalik ko sa Alegria, 123456. Log in. Mubalik na po siya sa account check. Pagpasabot, maghimo na po og password si school kung unsa nga password iyahang gusto ibutang dito sa iyahang account. So each time nga mag-reset, mo mangutan na gyud ang system kung unsa imong gusto nga personal password ang gamiton sa imong system. Si district dili siya makakita sa inyong password o si division, but only they can reset the password so that you will you can access again your account. Okay, by keying 123456 as default password. Okay. So, mao na si user, no? So, pag manage of user. So kung makalimot si school, asa mo adto? Manguta na siya dito sa district ICT or sa district office kung unsay password sa iyahang account. Okay? If, for instance, naami wala na butang sa inyong school, especially katong mga walay school ID, like Doma Trisfa, itong mga IP schools nga walay school ID, I suggest the district ICT coordinators please coordinate with me so that mag-agree ta kung unsa to ang temporary school ID account nila. Because ang system, ang atong gihimo is ang iyahang username is ang school ID. And kung wala sila school ID, they cannot log in sa ato ang system. Okay ba, mga district ICT? Okay. Okay. So, for the form 1 or the list of beneficiaries, mao ni ang makita nato for the nutritious food. Ang among giapas karon is ang kaning form 1 nga beneficiaries at saka form 1 nga beneficiaries for the milk component. So lahi-lahi na sila. Sa akong gikaingon, ayaw isagol ang milk component beneficiaries dito sa nutritious food beneficiaries. So lahi-lahi na sila. Okay? So naming gibutang diha kaning allocation list, kaning naka-red. If you will click that one, naay mo gawas ditong list. Okay, sa nutritious food product. This is under sa nutritious food. So when you click this one,
makita ninyo ang inyohang mga schools under you kung pila ka buok ang allocation sa beneficiaries. Okay. For example, si Alegria, mo man ang data ni Alegria. Ang padakan. Si Alegria, doon na siya ay 114 supposedly ka kinder nga recipient sa nutritious food. Ang recipient niya sa grade 1 to grade 6 is na siya ay degree 18 for the SW or the severely wasted, 51 for the wasted, and then 0 for the stunted. It is very important nga kung unsay allocation dere, dapat maupod to ang inyohang allocation dito sa tawag ini list. Kung pila ka buok iyahang SW, dapat maupod to kabata ang SW kay para magtali ni inyohang allocation. Kay supposedly dapat mauna to ang list bago mag-allocate. Ang hitabo karon na allocation and then ulahi ang list. Kay dito man ta masayran sa list kung pila ka buok imong SW og W og stunted. But you have your data previously, ang gidugang ra ani as per information from the nurses og sa focal person, ang gidugang ani is ang kinder kaning 114. That is why wala naka-indicate sa 114 kung SW ba siya or W ba siya or stunted ba siya. Kay wala man tay nahitabo nga face to face karon, so wala may nanimbang, wala may nag face to face, no, sa basta face to face sa to ang kuan kanang sa nutritional status. Okay, so pag-abot dito sa form dere, dili ta maka-upload og ato ang kaugalingon nga Excel file. Ang atong himuon, kailangan musubay ta sa template nga gi-prepare na mo so that ma-upload siya. Otherwise, kung maghimo-himo mong template, dili na siya ma-upload because there is a certain code nga atong gi-embed sa atong system nga kanilang siya nga template ang iyahang basahon. Okay? I hope nasabtan sa tanan. So, ang atong himoon is i-download lang na to daan. Download. Gibutang na mo sa drive ang template. All you need to do is to download this one by clicking the arrow download icon. Pagka-click ninyo ani, download na siya og Excel file. Itong hulatan. Inay ko internet. Okay. So pagka-download niya og files, nana kay Excel file nga most probably mabutang na siya dito sa kuan kining imuhang tawag ini downloads. So imo tong pangitaon sa download. Kung i-share ako ang screen. Lang. Ado na ba'y pangutana up to this point? Ako sang i-share akong entire screen.
Okay. So, mas ma-download na to. At ito sa to ang downloads na ay na-download na to nga master list template. Okay. I-open lang nato na siya. Mauni iyahang dagway. Okay. Ayaw na ninyo, usba. Kung unsay data ang ipangita, i-paste naman na to dari. Okay. So, for example, atong butangan, may data. Number one, pangalan, for example, Minyari, leader na yun niya, Jaime. Ito ang syntax for sex is only male and female. So, male. And then, it is very important nga ibutang na to ang school ID. Tignan na school ID ni Alegria. Alegria. Si Alegria. So, ang school ID ni Alegria is 131833. Okay? So, 131833. Okay. Dito sa inyong Excel file, open na inyong ibutang. So, 131833. For the grade level, selection lang yapon siya. Kinder, grade 1, hangtod grade 6. It is also very important nga dili mo mo ay sorry. Dili mo mo deviate sa ato ang template kay nga naman. Pag dili gani siya maom ang inyohang i-entry nga data, dili pod na niya basahon sa consolidation. So meaning kanang mga drop down nga among ibutang diha nana siya purpose nganong amo na siyang gi-contain ang selection because pag count na to niya og grade 1 iya man ang ihapon kung pila ka buok grade 1 ani nga eskwelahan, pila ka buok grade 1 nga male, pila ka buok grade 1 nga female. Okay, so ayaw siya himuha nga 1 2 3 or Roman numeral nga 1, 2, 3 because delete na siya ma-count because ang ato ang consolidation is ihapon niya ang mga answers nga grade 1. Okay? So ang section, pwede sa unsag inyong section. So for example, ang section ano ninyo is Akasha. Okay? So ang grade niya is for example grade 3. Ang date of birth niya is, for example, 2012. Okay? So, pila na iyang edad? Pila may edad, ano eh? 8. Example, 8. Pag-abot dito sa nutritional status, natay BMI o HFA. Namigibutang din ang comment, for kinder, ayaw siya butangi kung kinder. Kaya dito sa itong allocation, wala man gi-specify sa allocation kung SW ba siya or W. Ang atong butangan lang o entry dere is ang grade 1 to grade 6. Kay grade 3 man eh, for example, atong, for example, SW. Then sa HFA, the same gihapon. Kung wala stunted dito, dili pod niyo butangan. Okay? Sabtan ba? Balik ko na ko ha. Dito sa to ang system naman tay allocation list kani. Ang magbutang lang dito og SW og W only grade 1
to grade 6. Ang magbutang lang po dito o stunted is only katong mga naay data under sa column nga stunted. For example, kini si Aurora ES, dapat na po'y makita dito nga stunted siya. Because ang stunted is secondary targets man. So, ihang makount kung pila ka book ng mga stunted. Okay? So, balik ta sa form. Kini. So, kay grade 3 man siya, Alegria, pagtanaw na to dito sa atong allocation list, ang Alegria, wala man siya stunted. So, di na to siya butangan. Okay? Ang grade 1 to grade 6, na siya SW o W. Okay? Dapat ang mga bata ani, ang SW, 18 kabuok. Ang W, 51 kabuok. So, for example, kaninga bata, SW, SW yung butang. Dere, libit lang. Kaya wala man. Okay? Sa column nga di worm, yes or no, ang ibutang. So, nakita ko sa mga forms nga inyong gisubmit kang Ate Clarissa na nagbutang dito o pangalan. Posible nga pangalan to sa kinsay nag-di worm. But ang ipangayo, yes or no. So, at agyapon siyang i-contain nga ang answer ninyo is yes or no. So, for example, yes. The same sa parents' consent. The same sa four-piece ba siya? So, yes or no. Okay? So, kung unsay status sa bataan eh, mao pwede niyo ibutang. Okay? So, for example, number two. For example, Alexa. Ado, female, teka ni, pareha man silang school, same na siya ang school ID. Example, this is kinder. Kung na-section ay yung kinder, so for example, Gumamela, ang yahang date of birth, for example, 09, in 2015. So, for example, pila naman karon 4. Ah, datag 2014. Para 5 siya. 5. Pagbutang diri sa DMI, kinder man siya. Tanaw na po na to ang allocation sa kinder. Wala man gi-specify dito sa kinder kung SW ba siya or W. Kay mga bag-o man eh, nga wala siya na wala mga natimbang. Okay? So, ang ato ibutang nito sa Excel file is blanco. Kung kinder. Ha? Kung kinder. And then, tanahan po na to kung nawa siya ay stunted. Wala gihapon. Kay grade 1 to grade 6 lang maghihapon to ang naay data sa allocation sa stunted. So, for example, itong ipadayon, example, no ni siya, no, and then, yes. Okay. So, for example, imo lang na entry tanan ni mong bata dere, eh, ang himo ni mo is isave ni mo ang data. Okay? So, kamo magpunto kung asa ninyo isave inyo ang data. So, for example, save na ako. Save na ako dito sa ako ang music na file ano sa example dere sa videos nya ilisan ako master list Alegria example ano sabi niya 131833 okay so and then click save okay. Once na save na ninyo ang data, mabalik mo dito sa inyohang kene system. Ang inyong himoon is i-click ninyo ang submit. Click submit. And then
pangitaon to ninyo ang inyohang data nga gi-prepare. Naka Excel file man to. So choose file. Dito man to nato gi-save sa videos. So nadari ang master list Alegria 131833. So i-click nato, double click or click open. Ma-appear din na iyahang file name dere. Ah, dara, master list. Okay? And then simply click upload. Okay. Once uploaded, nga na siya, data was uploaded successfully. So naray mong data. Easy lang siya. Pag-abot nimo dito sa nutritional status, iyan ang i-consolidate mong data. Tara. Ah. Ang nutritional status. Oh yeah. Sabi ni F3. Dali, wait lang. Sa F3, atong form 3 na to, nutritional status. Sa form 3 na to, iya tong i-consolidate ang ato ang Excel file nga gi-upload. So pila man to kinder dito, isa. Pila tong grade 3 dito, isa. Check na to tong Excel file. Isa ka grade 3, isa ka grade 1. So dito po sa tong system, isa ka grade, isa ka kinder, isa ka grade 1. Pila may wasted dito. Excel file na to, wasted, wala. Kay SW man siya. Nabay SW dito sa to ang system. SW, naa, isa, katong grade 3. Okay? Then sa secondary target, doon na ba stunted? Wala. Sa number of the worm, naa siya ay isa. Sa 4-piece, naa ay isa. Sa grade 3. And then, number of pupils who are beneficiaries in the previous years, doon na po sa grade 3, isa. At doon na sa kinder, isa sa deworm, zero sa number of porpies, kay ginoman to na to. Ginoman to na to atong Excel file. Take note nga, no, nara, porpies, no. That is why, ang count niya dere is zero. And then, one ang sa number of pupils. Siya na ang magpa-consolidate, no? Ang atong himuon lang yun is i-upload lang nato ang Excel file. Pag-abot dito sa form 2. Sa form 2 po, kining form 2 supposedly makita ni sa district o sa division kung pila nakabuo na-upload sa kana nga eskwelahan sa atong system. So kay si Alegria, District 5, duha ka beneficiaries pa man yang na-upload, so naa siya ay duha ka beneficiaries nga ni-appear. If for example, magdugang mo dito og beneficiaries, adto lang mo sa Excel file. For example, magdugang ta, kana, example ang pangalan, Ronald, ato, and then mail dapat the same lang siya nga school ID sa inyohang school ID, otherwise dili na musulod sa inyohang data, dito na musulod sa school ID nga na nag-iya ana nga school ID. Okay, so dapat dili masayop ang school ID. For example, kinder gihapon, gumamela gihapon ang date sa iyahang sample 11-23-2014. So, 5 years old gihapon siya. Wala gihapon ni entry. So, kung
Ang data na madre is pro, yes. Kana. And then we click save. Click na to ang save. Balik na dito sa to ang beneficiaries. Kani. Submit otro. I-click lang ninyo ang submit. Pangitaon to ninyong file. Kasama tong file na to. Master list. And then, click og upload again. Okay? So, madugang na to si Ronald Bato. Nara. Ronald Bato. Muna siya. Madugang na dito sa list. Nara. Nagtulo. Madugang na siya sa nutritional status kung asa na siya dapit. So, tulo na ka beneficiaries. Isa ra gyapon ka severely wasted kay wala man to, kinder man to. So, madugang ra siya dere. Mama ni. Itong data. Sabot to sabot. Dito ra ta magdaog sa ato ang Excel file nga atong i-download. If for instance, si Ronald Bato ay female din siya. Hindi din siya male. Atong himuon, atong i-edit ang ato ang Excel file. So kay si Ronald Bato, female man, tanatog F. Save na to ang file. Ana. And then atong i-upload. Upload. Submit. Choose file. And then master list. Upload file. Siya na pod ang mo update ani. So si Ronald Bato, email na. So na lang ka simple ang ato ang data collection for the SBFP. Okay, ado na ba'y pangutana up to this point? Hello? Apa mo? Okay. Wala siguro pang utana. Okay. I hope nga naa ang inyuhang Excel file kay mo man to atong i-butang dere sa to ang sana to. Data. Excel. Kani. So, dali man ito i-paste. Kung naanay na himo inyohang feeding coordinator or i-download niyo ni i-download niyo sa feeding coordinator, i-paste naman ito niya dali. Ang pangalan. Name. Last name. Dapat, ang column niya dali, male o female, M o F ra. Okay? And then, school ID. And then, ang grade level. Inana lang siya ang ato ang data para si system na ang mo consolidate sa ato ang mga data. So dili na ta maglabad-labad nga i-count pa nato pila ka book grade 1, grade 2. Ang importante lang nga motali ang imuhang pila ka buok bata nimo nga ang iyang BMIA nutritional status is SW. Akong balikon, dapat tanaw nimo sa allocation list kung pila siya kabuok. For example, si Alegria, momani si Alegria, dapat mutunong pod ni pila kabuok ang SW o W. Asa man ninyo makita nga mutunong? Dito mo sa nutritional status count. Tanaw ninyo dere. Kung ang total ba niya sa SW, 18 ka buok, tama ka. Kung ang wasted ni mo or W, pila man to ka buok ang iyaha dito sa Alegria. Kung mo total siya og 51 ang W, tama imuhang list. Kung mo total imuhang kuan kining number of pupils or beneficiaries into 183, tama imuhang data. So, dili ka mawala
nga pahitaka lang o butang sa mga pangalan sa bata dere, no? So dapat motali gid siya kung pila ka buok kay siya naman ang mag-count. Okay? I hope nasabtan. Kung adunay pangutana, please do para ato ang matubag. Before we proceed sa ato ang live nga kuan kining tawag ini. System. Hello kay Andoy. Wala pa ko na Hello. Mga ma'am o sir, nasabtan or balik ko na ko otro. Para maadto na ta sa live para kamo na mismo ang mo execute sa katong ako ang gi demo. Okay? Okay na? Ulay pangutan na? Okay? Ang atong website is sbfp.bitedagusandelsur.org. Ang iyong i-enter dere, for example, kato si Alegria, 131-833. Ang default password is 123456. Log in, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paghimo mo o inyohang password ani, then click update. Dalunan mo ani niyang page. Kato kong gidemonstrate, mo na to. Okay? Sabtan? Sir, yes po. Hello. Asa mosulod ang district? Ang district, ma'am, maghatag ko og separate para sa district because ang district, ma'am, God, is dili na kinahanglan mag-consolidate ang district. Ang district, igo lang yun maghulat sa unsay isubmit ni school. So, ang inyo hariha, ma'am, is monitoring kung nakasubmit ba si school o wala. Kani man na inyong makita, ma'am, list of schools. Pila ka buok na submit ni school. Okay? So, wala himo on si district kundi i-follow up niya ang mga sakop niya nga mga schools nga mag-submit sa ilahang SBFP nga beneficiaries. Ma'am Jean? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, pa. Para easy lang ato ang life, no? So, kamo sa district, dapat mag-monitor. Kami po sa division, ang amo kong i-monitor kung pila na na-submit sa inyo ang district. So, hello, sir. Sa district, kamo mo tap mo sa inyo ang school to follow up the submission. Yes, po. Hello, sir, name. Yes, po, sir. Okay, sir. Kaling bahin sa kuan transferi, sir. Transferi? Masa ibot pa sabot sa transferi, sir? Nabasa na niya. Ang bata, bagikan dito nito sa lain school niya, ni-transfer sa amo nga school. Unsa may mong buhaton niya, binispesyari siya dito sa ilahang school. Ah, kadali. Ma'am, so sila, if you are around, ma'am, so sila, dili ko katubag, sir, kay ang in-charge magudani, si Ate Clarissa, ang focal person. Dapat naunta siya, pero medyo dili makayo, teki si Ate Clar, o nang naglisod po siya consolidate sa inyong data. Mangutana sa ko, sir, kung unsa himo on sa inana nga case.
makita na ta sa nurse nga iyahang sa tawag ini gina kaligan. Hello, sir. Yes, po. This is Sheila speaking, sir. Ay, ma'am. I'm about to call you. Oo. Sige, ma'am. Ang iyahang pangutana, ma'am, is kung ang bata daw beneficiary sa isa ka school, tapos nag-transfer na sa lain nga school, masarihin mo on. Kaya sa posibili ang list mong good, mauna unta ni siya. Go ahead, ma'am, Sheila. So, kibali, sir, wala na siya na beneficiary sa PICAS nga school. Diri na siya sa iyang bagong nga school karon. Itanggal na siya dito sa karaan. Sir Jimmy, no answer? Sir Jimmy? Yes, sir. Hello, ma'am. Kuan siya, ma'am. Kanang wala pa siya natanggal, kalik siya, ma'am. Tapos na dito sa ilang school, beneficiary, pag-abot na mo diri, kanang usao man na mo siya pag-manipulate ana nga, diri na siya. Since beneficiary pa man siya dito sa lain na school. Officially enrolled naman kaha siya sa inyo ha, sir? Bako pa siya na officially enrolled, ma'am, katupang ko. Last na tanang usapan ni. Repeat pa ba tama ang dula ko ni Aling Bulan? So nga nung na-beneficiary man siya sa inyong school? Nga... Ay, dili, ma'am. Kani pa, akong buot pasabot, ma'am. Ma'am, akong buot pasabot. Sa lain siya na school, beneficiary niya. Ni-transfer siya diri sa amo. Dili siya beneficiary sa lain na school, sa amuang school. Ni-transfer naman siya sa among buhaton. Wala siya'y labot, sir. Wala siya'y labot. Kay based man based man sa inyong last year nga data, since di man siya beneficiary last year, so wala siya'y labot. So, ang sa'yo may tabo, ma'am, sa iyang gibliaan nga school, na beneficiary man siya dito? Ulihan siya dito, sir. Okay. So, ang bata nga i-transfer sa lain nga school, di na siya beneficiary. Ay, kompleto naman ang beneficiary at itong school na iyahan ni Balhinan. Tama ba, ma'am? Yes, sir. Okay. So, Jenny, naklaro ba? So, Jenny, ang inyong school, hindi na mautro ang recipient. Kung recipient ang bata, gikan sa lain nga school, posible, dili na siya nga mahimong recipient sa inyong school, kaya na naman may list of recipients. Okay, sir? Sige, copy, sir. Thank you, sir. Okay po. Salamat, Ma'am Sushila. Okay, sir. Si Ma'am Sushila di ay ang ato ang si tawag ani, co-coordinator sa SBFP. Siya ang right hand sa to ang focal person. Okay? So, napabay na ipukutana para matabag naman ni Ma'am Sushila. Okay. So, yun naman, no? Kay Igor naman i-upload ang file. So, dili na bisag asa maabot ang ito ang file. Kung yes or no, dapat yes or no ang answer. Dili pangalan. Okay? Okay. So, kung nasabtan, let us now, ang importante na rin is ma-upload na to ang Form 1 sa kuan, kining nutritious food. The same report na siya dari sa milk component. So, ayan yung isagol. Kung beneficiary siya sa milk component, mag-download pod mo another template para mo inyohang butangan sa milk nga component. Okay, nasabtan ba? So separate siya nga Excel file para pag-upload ninyo
ang inyong i-upload katura pong para sa milk. Kaya naman po tayo separate nga tawag yun eh. Separate na recipient. Dili man siya kanang necessary nga kung kinsay mo ang recipient dito sa food, nutritious food, mura po ang recipient sa component, milk component. So, lahi man siya. So, ang inyong himuon, mag-download mong inani nga file. For example, kini, save as nako. Niya, ibutang nako, samta na ito, ibutang kayo na. Nasa videos. So, master list Alegria, ibutang nako dari o milk component. Okay? So, sa milk component, posible nga delete ni sila mo yung recipient. Atong himuon, the same ra gihapon. So, for example, pangalan niya is Sushila. Sige na, apelido niyo, ma'am. Castro, ma'am, mo, no? Castro. A female. 131-33 kay Alegria man eh. So, for example, grade 1. Section Nara. For example, sample lang ito ng mamaha. Ayaw lang. 13, 20, 12. Okay. So, years is 8. Wala man to'y anato'y kung ito. SWW. Okay? Pero wala to'y stunted. Ang nalang mo pwede ito. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Interruption, sir. Yes, sir. Walay presentation, sir. Ay, walay presentation. Sabi niya. Ako lagi. Hello? Hindi, siguro. Naman, sir. Sir. Naman, sir. Naman, sir. Naman, sir. Yung mo internet, sir. Hinay, sir. Pagkahuman, i-click niya dere, the same ragi hapon, yes or no raman eh. Simple ra. Kung yes, tanan, di yes. Kung no, di no pod. Okay? And then, click save. As parehas ganina, at tuma sa form 1 beneficiary sa milk component, ano submit ninyo. Just fine. Then, katong beneficiary sa milk component. So, si milk, same ra ang process. Submit. Ato ka sa master list sa katong milk component and then upload. Yara. So, na-upload na to si Sushila Castro. Form 1, Sushila Castro. Female, grade 1, Nara. One yung details. Pag-abot po dito sa wala na eh. Kanila nga to ang form 1 beneficiaries para sa milk. Kaya ang milk is lahi pag-treat ang beneficiary sa milk component o sa nutritious food nga component. Okay? So ang himuon sa school, basically upload rin siya o form 1 beneficiaries for milk component o para sa nutritious food nga beneficiaries. Wala ilaing himuon. Si district food, wala ilaing himuon, kundi i-follow up iyahang mga schools under sa iyahang jurisdiction. Makita man na ninyo sa allocation list kung kinsa na'y nakasubmit, kinsa na'y recipient versus sa inyohang list of schools nga nakasubmit. Mora to itong i-follow up. Kami po, mag-follow up sa division. Amo pong follow up po ang district. Kaya amo maning i-kuan. Tanaon po kung kisa nga mga schools o pila na total beneficiaries sa kana nga district. Kaya lahi man po may og dashboard. Okay? Sabtan ba? I hope. Sir, sir, yes, ma'am. So, ako alang sir is follow up lang ni siya sir sa question a while ago. Yes, ma'am. Regarding sa mga transferred out nga mga
beneficiaries, pulihan mong gud siya, no? So, ang ipuli sa iyaha, mag-carry out siya sa BMI, katong sa nutritional status sa iyahang pulihan. So, for example, kung ang nihawa is severely wasted, ang ipuli sa iyaha, ang iyahang BMI is severely wasted. Gawas kong kinder. Okay. Ayok, nakuha. Okay. So, let's set our deadline. Kano saan na to pwede masubmit ang data sa inyong schools? Kano saan ma-upload? Kano saan na to kaya i-upload ang data sa mga schools? Our PSDS or PSDI, mga ma'am o sir, mga kano saan na to masubmit? Because actually nag-upload na siya. Yes, ma'am Nor. Okay. Sir, siguro it will take us time pa naman because it's only the district ICT coordinator who attended the meeting. So we need to call again the school ICT coordinator to orient them with the forms you presented. Kay sana dapat gi-appeal na to ang school ICT para direct ba sa ilaha ang instruction. Kay may tabo karon ang the district ICT coordinator is only to follow up. It's the school ICT coordinator is going to fill up the form in the link. Yes, Ma'am Norn. Atong nimo, Ma'am Norn, is gi-cascade na to ang ato ang information. So ang gihatag sa region, ang division mo imo inform sa mga schools through the district offices. So si district ang mo kuan inform sa schools. Kay kamo may direct access sa schools, ma'am. May possibilities magudanan ni na magka-error. Kay may perfect na gitong atong gihimo, ma'am, sa form is gi-contain na to siya. As much as possible, dapat dili siya modivate sa form. Munang gibutangan na to siya o download sa template o mga information kung unsay dapat isulod sa ato ang Excel file. Kani. Pero so, we need time because we will call another schedule for the school ICT coordinator store. Okay, ma'am. Kanas aman nato pwede masubmit because the deadline was last week. Then we need to submit this one para ma-appeal siya sa regional office. We need another week. Ma'am Sheila? Today is Monday. We can do it. Actually, ma'am, nag-orient naman na sila, ma'am, katong aka mo, siguro, Tony Agi. Naanang forms. Naamoy form, ma'am, nga sa tanyang form. Dali ha. Ito consolidated lang din, katong gi-consolidate sa district. Yes, ma'am. Apa. Kanyang siya nga form? Actually, maura man siya ang form. Ang nakahago mo gudani kay isag dahan kayo og sheets na makalibog. Kani nga form, ma'am, actually mo na ni siya. Nama to ay number, name, ato lang i-separate ang name. Then sex, grade, and section. Separate na to ang grade and section. Date of birth. Wala mo kailabot ning kani BMI ay wala man tananimbang. Okay, wala man nagkuan ang ato ang mga nurses kay tungod sa COVID. Ang mga schools nag-submit lagi ang answer diri sa deworm ba pangalan ang gi-answer instead nga yes or no diri pod pangalan mo gyud na problema pag-abot sa schools kay pahitaka lagi og
answer. So, ato na ganing ipamutangan o mga information sa header nga yes or no ra ang answer, pero malagi, dapat makorek sa feeding coordinator kay sila man ang nahibalo. Say magod, ang magtrabaho kay dili siya ang focal person, mo nang dili siya mutunong kay dili mo siya mag-dig deep sa information nga supposedly ibutang sa ato ang mga forms. Okay? So that is why, ato ang ipang butangan o mga drop-down para more gina siya. O sa imang good, kay ang forma sa ilahang Excel file, kay 1, instead nga grade 1, more po nila i-paste. Actually, pwede man i-kuan, replace kung 111, tanong na mag-replace nga grade 1. I believe, ma'am, makaya ninyo na siya within the week. Kay na naman ang inyong mga data. Friday nil, Friday. At kayo ang inyong... Sir, sir. Ay, per school man. Dili man siya ang district ay mag-entry. Interruption, sir. Yes, sir. Oh, kung Friday ta, sir, kung within this week ta, sir, yun, abe ang school coordinator, sir, ako, school feeding coordinator na naa sa Bukid, unsa man ang napagkuhan sa ilaha? Ihatag ta mo kang Ma'am Sushila, ha, kay sila dapat mangod ang mag-set ano yung date. Ma'am Sushila? Ma'am Sushila? Hello, sir. Supposedly, manggod, sir, kailangan manggod din siya sa workshop karon sa Wednesday dito sa region. So, dapat makasubmit na gud ta by Wednesday ato ang division. Kay kita naman lang gud ang wala pasubmit. So, katong mga school feeding coordinators na orient naman siguro to sa inang mga PSDS, kay itong October 22, nag-orient naman regarding ani, same form raman ang gigamit. So kung naana siya'y data, pwede naman siya ma-entry na diri anadayon sa website. Masig na ay pwede pa maagi ana nga mabuhat, sir, para masubmit na dayon na to. Naamit siya sa submission nila, ma'am, ang ilahang form na ana sa district namo, pero kay lahi man diri sa ilahang kuan sa website ni sir, kay katong kuan katong soft copy nila ug diha ato ikuan, dili man sila magkuan, kay naamit sila murag si tawag ana oi. The same ra ang form, sir. Ito maka-upload dito, sir. I know, the same ra ang information nga gipangayo. Pero pwede ito na ito gamitin ng ilahang sa pag-upload niya, sir. Kung naka mo yung Excel file, sir, i-transfer lang ito ninyong data sa ito ang template. Copy-paste naman ta. Ah, sige. Manang Excel file na ito kayo para maka-copy-paste mo. Permission to. Sige, pwede rin. Sige, thank you, sir. Permission to talk. Ah, sige, pwede rin. Thank you. Permission to talk. Hello. Hello, ma'am. Go ahead po. Gina Locoberti. Sir, ang template, dili ma-download. Ma'am? Dili pa ma-download ang template. Ma-download man, ma'am. Naka-download ko. Ma-download daw, ma'am. Na? Yes, naka-download ko. Naka-download ko, ma'am. Hinay siguro niyo. Sir, ma'am. Ma'am Sushila, although nag-oin, Ma'am Sushila, good afternoon. Yes, ma'am. Although, yes, nag-oin me, ma'am, nag-orient me about ani last week, pero dili ing ani nga pamaagi. Dili pud ka mo ingon, ma'am, nga gusto ni mo i-submit karon Wednesday dayon. Kay mag-iko pabaya mi sa taga-kuan, taga-school. Kay ang data, although na ang data, nasa district nga submit, pero school man ang mag-comply sa report. So, gusto ni mo Wednesday dayon. That's very impossible, ma'am. Hello, ma'am. Oh,
Kanon sorry gud kaayo ma'am kay unsa unta man gud gipangitaan ang mangita report sa region. Ayo lang gud pug ko kasabi ma'am. Kay unsa unta man kita man gihapon ang maalanganin ani gud kung magtinabangay lang gud ta nga masubmit lang gud dayon nato ni. Total sayon na gid kayo ang pamaagi, nagtabang na gid si sir ninyo nga mapadali na ang pag-submit aning ato ang report. So ayo lang gud pud kasuko gud ma'am oy. Love 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 lang. Okay, kano sa man ang makaya na to nga masubmit? Kung nana ang uban nga data, pwede naman siguro masubmit katong mga tuwa sa bukid, maulahi gito siya ma'am Susila ay saan nila pag-upload. Pero kung nanay data ang district, pwede ta magpatabang ni district ICT coordinator kung nag-submit na sa inyo ha ang mga schools sa ilang SBFP Form 1. Tumagagula ako magkasunun. Copy paste sa ato ang template. Ang kami, nag-webinar mi. Okay. So, kaya nasa man na to siya, kailangan mag-una na to mag-set of deadline because kaya na to ma-pressure ang mga schools nga mag-submit. Kaya kung di punta mag-butang deadline, lax report kayo nga dugay po mag-submit ang schools. Within this week, sir, submit me. Ay, sir, salamat, sir Narciso Oliveros. So ang banggitan, pero may gini mauna si sir, ba? So I'm hoping nga we are hoping nga ang mga schools nga ready na, pwede na i-submit anytime. Pero kung di gid makaya, na gitay mahimo. Kung unsa ra ang mabot sa submission time namo, mora pud amo ang i-submit sa region. Okay? Okay, post lang sir sa atong one mga form sa GC para ma-download sa mga Pwede po sir. Ako po i-post dito sir. Tara na sir, kita na tayo sir. Excel file. Kay og nara sa kon sir, GC ra nang na ipalupad sir. Yes sir, ako i-post unya sir sa SGOD tong sa PSDS group og sa administrators group sa tuang GC. Tara. Salamat sir, salamat. Mana ang atong sir, magpa-send. Hello, sir. Yes, sir. Hello. Clarification lang kang Ma'am Susila. Wait lang. Ato ang paminahan si Ma'am Charlotte. Si Ma'am Tiani. Ma'am Charlotte is raising her hand. Ate Giselle, kaning regarding sa katong mag-transferred out nga wasted and severely wasted, unsaon man nato siya pagpuli nga wala man tay timbang karon na school year. Hello te. Namanggod ka tong sa country ganit te. Namanggod tay criteria dito nga pilian. And then tungod karon kay naa may bagong gihimo nga form si sir ninyo wherein ang i-cater lang is katurag yung stunted ragyod nga secondary beneficiaries, pangita na lang din ha sa inyo ha og stunted mo, pwede ipuli nimo or kinsa ang imuhang makita nga angayan jud siya i-beneficiary na to sa SBFP, i-carry out niya ang nutritional status sa katong ni-transfer out. Okay. So, kuan, duha na lang jud ko sa severely stunted o stunted kung mag-select kay wala man taking bang. Oo, pero ang i-carry out niya te is ang nutritional status sa katong ni Hawa. Same grade. Okay. Salamat, Day. Salamat, Tutel. Okay. So, I hope it's clear. Wala pa, Day. Okay na ba to, Ma'am Susila? Within the week? We are expecting within the week sa ilahang form. Okay, sir. Ako lang pong i-inform si Ma'am Clar about ani, sir. Okay, pa.
Pero kung nanay mga pwede makasubmit, pwede na sila mag-submit starting tonight. Okay? So katong data nga to ang i-entry karon, ato atong i-reset kay para man sa schools. So for the purpose of kanang exercise, mora to atong gigamit karon para makita ninyo ang lagan sa system. Okay? Okay. So do na pa ba yung mga clarification? Ma'am Jean. Sige, Ma'am Jean. Ma'am Jean, dili ka maklaro, Ma'am Jean. Ma'am Jean? Ang website, sir, ba? Unsa ganito nga website? Ah, ang website, ma'am. Akong i-chat, ma'am. Dili na kayo ibutang sa chat box para inyong makapipaste na lang. sbfp.dipedagusandelsur.org. Ako nang i-post, ma'am, sa chat box. Ako pong i-post niya sa GC para mawa to ang gamit. Okay? Anything else? Apa ba, Lion? Kaya kung wala na, that's all for the orientation this afternoon. I move to adjourn the virtual meeting. Okay, the meeting was moved to adjourn. Any second emotion? Second emotion. Okay, so the orientation, thank you for attending this orientation. We are hoping for the submission of the your data, school's data, this week. Okay? So, thank you and good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Ay, by the way, ang district nga accounts, akong ihatag sa district ICT coordinators, i-throw na lang nako sa GC, sa District ICT Coordinators. Okay, District ICT Coordinators, please check your kuan niya inyohang GC para sa inyohang account for the district. Okay, thank you everyone. And keep safe.